So, yan guys, binigyan kami ni nanay ng kamyas. So, ang tagal na nito sa ref eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, nag-search ako sa YouTube. Gagawin ko na lang siyang kamyas jam. So, para siyang palaman na matamis. So, una muna, balawan natin siya. Ugasan. Kesa naman mabulo kasi sayang eh. So, yan, ugasan ko na siya. So, tatanggalin ko tong part dito sa taas and then slice ko siya ng maliliit. Ayan. Slice natin ng maliliit. So, ayan guys, na slice ko na siya. So, kung mapapansin nyo guys, slightly ripe na yung ano, ripe na yung ating kamyas. Huwag nyo gamitin yung super green na green kasi sobrang asim pa nun. So, kailangan nyo medyo hinuginog na yung kamyas nyo. And then, isusoak natin siya, lagyan nyo ng tubig. Ganyan. And then, hayaan nyo muna siyang masoak dyan o ibabad nyo muna ng at least ng 2 hours. Ng 2 hours itong ating kamyas. So, ayan guys. 2 hours later na. Naka 2 hours na tayo. So, tanggalin natin yung tubig. Ayan. Tapos, balawan pa natin ng isang beses. Tapos lagay natin siya sa ano, lutuanan, sa kawali. Ayan. Tapos, kailangan din natin guys ng brown sugar. So, siguro, dahil bilang onti lang naman itong ating gagawin, siguro tama na yung tatlong kutsarang asukal. Ganyan siya guys. Tapos iluluto lang natin siya sa ano, kawa, sa kalat. Ayan, lutuin na muna natin siya. So ayan guys, natunaw na 'yung asukal, pero kailangan pa natin lutuin 'yan kasi 'yung tang kamyas kailangan 'yung malambot na malambot siya guys. So mag-a-add ako guys ng cinnamon powder. Yan. So, yan guys. Medium heat lang ako. So, hayaan lang natin maluto yung kamyas hanggang lumambot siya talaga ng bongga. So, hayaan nyo lang siya dyan. So, ayan guys. So, medyo munti na yung ano niya. Yung kanyang liquid. And then, pag naramdaman nyo na medyo malambot na yung kamyas, pwede nyo siyang durug-durugin gamit tinidor. Ayan, gaganyan. Para medyo imamash nyo lang siya. So, kailangan kasi guys, mag-reduce yung liquid na yan. Para talaga siyang jam na palaman. Ayan. Ayan guys, durog na siya. Tapos, titikim ako ng onte para malaman kung kailangan ko pa ba magdagdag ng asukal. Ayan. Feeling ko kailangan ko pa magdagdag. So, magdagdag na ako ng 1 tablespoon. Kasi syempre, depende yan sa dami ng gagamitin yung ano. Di bali ng kulang kaysa naman yung sobrang tamis, di ba guys? So, ayan. Magsimula muna kayo sa at least 3 tablespoon. Then, mag-add na lang kayo kapag kayong ganitong paluto na siya. Ayan, kailangan medyo
Tumuyo siya talaga ng bonggang-bongga. Okay na yan para sa akin, yung tamis niya. So, hiyaan muna natin siya mag-simmer, guys, ng ilan pang minuto. So, ayan, guys, pinatay ko na siya. As you can see, wala na yung liquid niya. So, ito na yung parang pinakalaman. Yan, pwede na yan. So, ito transfer na natin siya sa lalagyanan. So, ganyan kadami yung nagawa ko sa isang maliit na Tupperware ng kamyas. So, para sa akin, guys, mas okay na sa akin yung unti ang gawa lang kasi yung masyado madami. Kasi at least, laging fresh. Kapag gumagawa kayo, madaling maubos. Ayan. Ayan siya. So, ito na, guys, yung finished product. Ayan. Nilagay ko na lang sa maliit na mangkok. Tapos, tatakpan ko na lang kapag may natira, lagay sa ref. Ayan. So, ito, meron akong pansag dito, guys. Ayan. Ayan. Picturean ko muna. So, ayan, guys. Pasensya nyo na. Hindi na kayo sa lola nyo. So, ito na siya. Try natin kung masarap siya. Ano siya, guys, eh? Matamis na maasim-asim. Ganun yung lasa niya. First time kong itry ito, guys. Kaya, feeling ko naman successful. Maasim na matamis. Para lang siya, ano, guava jam. Ganun. Try nyo to, guys, kung meron kayo mga puno ng ano, ng kami. Yan, ipatry natin kay Madong. Yan. Ito yung ginawa ko na palaman. Ano yan? Kamyas jam. Sarap. Sarap ba? Hindi mo ako kinikeme. Parang ano, parang guava jam, manamis-amis na maasim. Lalo na pag ano, mainit na pandesal na, sarap niyan. Try nyo yan, guys. Yung remaining, pwede nyo ilagay sa ref, takpan nyo lang para hindi makontaminate. Ayan. Si Papa naman pinatry ko kung pasado sa kanya. Naubos na yung pandesal namin eh. Sakto lang talaga yung ganyang kadami, no, para fresh lagi pag ano. Ah, natikman niya na kanina, eh, masarap daw. Sarap na. Minsan lang yung pagpuri. Parang guava jelly. Oo nga, eh, na. Pwedeng panegosyo na. Ito